O sa ating lahat mga kaibigan, sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes, ikalabindalawang araw na sa buwan ng Enero. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng Huwebes, ang low pressure area na nasa silangan ng Surigao del Norte at ang shear line o pagkasanib ng mainit at malamig na hangin sa himpapawid ang patuloy na mga magdadala ng pag-ulan sa Mindanao at Kabisayaan. Ganon din sa ilang bahagi ng Luzon sa araw na ito ng Huwebes. Ito ang nilalaman ng pinakahuling weather forecast mula naman sa Monitoring Center ng Pag-asa. Sabi ng Pag-asa, 475 kilometers silangan ng Surigao del Norte ang kanilang nakitang low pressure area. Bagaman maliit pa raw ang tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 na oras. Pero dahil daw sa patuloy na epekto ng LPA at ng shear line, makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa buong Mimaropa o sa mga lalawigan ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan at maging sa buong Bicol Region. Samantalang Notice Monsuno ang amihan ay patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon. Samantalang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon, magkakaroon naman ng mas magandang kalagay ng panahon pero may tsansa ng mga pag-ulan dahil pa rin sa amihan. Pinaka-apektado naman ng low pressure area ang bahagi ng Central at Eastern Visayas pati na ang Zamboanga Peninsula at ang southern part ng Caraga Region, sabi pa ng Pag-asa. Nakataas pa rin ang babala o gale warning sa ilang mga bahagi ng karagatan ng bansa, lalo na sa eastern coast ng Cagayan, sa silangang karagatan ng Isabela, Aurora at Northern Quezon. Kasama na rito ang karagatan sa paligid ng Polillo Islands at northern at eastern coast nito. Ganon din ang karagatan sa Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, ang northern at eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, silangang bahagi ng Sorsogon, northern Samar, eastern Samar, at maging ang silangang bahagi ng southern Leyte. Ang karagatan sa paligid ng Dinagat Islands, ang eastern coast ng Surigao del Norte kasama ng Siargao at ang Bucas Grande Island. Ang pag-alon sa mga karagatan sa ubay-baying dagat sa nasabing lugar ay naglalaro sa pagitan ng 3 hanggang 4.5 metro. Mapanganib ito para sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Isa namang 8 taong gulang na batang lalaki ang nasugatan matapos ang kanilang bahay ay nahagip ng landslide sa sitio Panlucasan, Barangay Kabatangan, Talisay City, Negros Occidental kahapon, araw ng Miyerkules. Nagkaroon ng eye injury ang bata matapos namang gumuho ang lupa ng kinatitirikan ng kanilang bahay. Samantala sa pang-landslide dahil pa rin sa mga pag-ulan ang naitala sa Barangay Paraiso, Sagay City. Ang clearing operation ay ginagawa na para sa kaligtasan naman ng mga motorista.